Ano ito eh? Mga sa... Matakaw siya. Sige, Joyce. Sige, Joyce. Pagsimpa ka niyan. Kaya lang nakain. Bumabag na yung palong niya? Oo, bumabag na yung palong niya. Nabot pa niya. Dito, kilahol. Hey, ho. Hoy, bakit nandiyan sa labas? Nasa labas yung kainan, yung pagkain. Tinapon niya? Hindi. Nasa paa. Tinapon niya? Nasa paa niya. Natapon niya. Nasa paa niya. It's Batman. Dugon. Ayan. Ayan naman si Agilus. Pumangit. Pero gaganda rin yan. Wala nang balahibo sa buntot, konti na lang. Si Freddy, mukhang healthy-healthy na yung mga balahibo niya sa leeg eh. Nagpapalit na. Meron na siya mga bago. Ayan o. Oh. Ang tingkad ng kulay. Tapos sa likod, meron na siyang mga bago. Yung mga makikintab. Sa buntot, di pa ganong-ganong ka... Katulad kay Macho Gapito na... Tumbungi-bungi pa yung ano niya. Pero, medyo okay siyang tingnan kesa rito. Oh. Mukha sa may sakit na hindi maintindihan sa itsura ng balahibo niya. Eh. Yan, ito naman si Macho Gapito. Ayun yung mga yung buntot niya, bagong palit na yan. Kaya ang ganda ng kulay. Oh. May hue na green. Kapag bago yung tubo, yan, nag-green. Kasi makintab pa. Tapos yung saddle feathers, may makintab, merong hindi. Yung makintab yan ang mga baka bago. Yan ang ganda ng kulay ng buntot niya. Eh, may mga bago siya, merong luma. Yung hindi na makintab, luma na yan. Yan ang mapapalitan ng balahibo. Yan yung buntot niya green. May sin na green. Makintab. Tapos sa leeg, wala, ganyan na yan. Wala namang magbabago dyan. Wala namang balahibo yan dahil cobra ang lahi niya. Cobra chicken. O, diba? Yan siya, green na green ang ano niya. May parang green na nagsisin. Ito naman si Hulk. Ayan. Kung mapapansin, nakatago pa yung mga nagsisin niyang balahibo kasi hindi pa lumilitaw eh. Pero halos lahat ng balahibo niya, mga dal na, pero mayroon mga ilang-ilang may kintab, yung mga bago. Ayan, yung buntot niya, pangit na. Papalitan na yan ng bago. Ayan yung mga tumutubo, yung machine na green. Tapos yung mga tandang, hindi pa yan nung papalit ng balahibo. Nagpapalit lang ng balahibo yung mga manok kapag sila ay nasa 1-year-old na. Pag nataon na 1-year-old na sila. Ayan, katulad niyan, ito si Hulk 2 years old na. Dalawang beses na siya naglugon. Every year naglulugon ng manok. Kapag tungtong nila ng 1 year old, kapag tag-ulan, magpapalit na sila. Pero yung mga tandang, kahit tag-ulan, pag ganyan na edad, hindi nagpapalit. Sa mga manok lang na medyo may edad na yun. Pellets yung pinapakain ko ngayon. Kasi hindi kami makabili ng darak. Dahil sa walang nagpapakiskis ng palay para maging bigas. So, yung darak na naiipon dun sa pagkikiskis, wala. Kasi walang nagpapakiskis dahil sa ulan ng ulan. Katulad ngayon, may bagyo.
May bagyong kasalukuyan ngayon. Pero hindi pa nanalalasa. So hindi pa tayo na ano, na uulanan at nahanginan. Kasalukuyan. Ang mga manok na pinapakain natin ngayon ay mga naglulugon. So I'm here. Ayan o. Natanggal na yung mga balahibo. Sakit yan. Oo. Oh, ayan yung mga bagong tubo. Ayan. Bagong tubo. So hindi natin nahawakan masyado. So ano lang nalaglagan niya? Ano yan? Lumang balahibo yan mga nalalaglan. Oo. So panahon ng taglugon sa mga manok ngayon dahil sa rainy season. Kapag rainy season, yan ang time nila na nagpapalit sila ng balahibo. So kailangan ng masustansyang pagkain. Isang bagay din na maganda yung pinapakain natin para masupplyin yung kanilang mga kailangan sa pagpatubo ng mga bagong balahibo. So binibigay natin yung magandang kalidad na pagkain, hindi yung mumurahin. Kaya sa ngayon eh medyo masakit na mga katawan niyan. Hindi natin yan dapat hinahawakan lagi dahil masakit ang kanilang katawan. At para maging maganda yung tubo ng balahibo. Kasi para hindi na baga na istorbo yung pagtubo ng balahibo. Wala silang mga buntot halos. Oh. Ito si Agilus ang medyo pinakapangit ng itsura ngayon. Ayun yung mga balahibo niya nalalagas. Nagpapalit siya ng balahibo. Pangit-pangit ni Agilus. Dati pogi yan ngayon. Pumangit. Ay, guro mo siya. Oh, yan. Si ano din. Si Snow. Papalit din ng balahibo yan. Ayan o. Oh. Pakaw mo, Snow? Mm-hmm. Oh, pati si Freddy. Ay! Si Macho Guapito. Ayan o. Oh. Wala na siyang mga... Mabait to eh. Ayan o. Oh. Bago yung mga tumutubo niya. Ayan o. Oh. Ay, wow. So masakit ang mga buntot niyan pag tumutubo. Pero kapag kumpleto na yung balahibo, okay na ulit sila. Huwag lang kakalimutan na dapat masustansya lagi yung kinakain nila kasi kailangan ng katawan nila yun. Mataas sa protina, mataas sa calcium. So yung binibigay natin, duck layer pellets, tama-tama yun. Kasi mataas sa protein at calcium yan. Tapos kapag meron ng darak na supply, yun, nilalagyan natin ng maraming protein source. Madre de agua. Tapos malunggay, masustansya. Ha? Tapos minsan-minsan yung mga kitchen scraps, mga tira-tira ulam, binibigay ko dyan para magkaroon sila ng meat. Mga meat protein sa katawan. Kapag meron lang naman, tira-tira ulam. Giniling na baboy. Mga ganun. So, yan ang aming care kapag sila'y naglulugon. Hindi namin ganong hinahawakan at binibigyan ng sustansya pagkain. Hayaan mo lang sila. Sila ang kusa naman silang magpapalit ng balahibo. Basta supply mo lang sila ng masustansya pagkain. Huwag mo lang silang pansinin masyado. Huwag mo silang hawakan. Pero syempre, tinitignan mo lang din yung ano mga kalagayan na visually. Na. Kung okay pa ba sila o hindi. Tapos, pwede mo naman silang hawakan paminsan-minsan para mahipo mo yung katawan. Kung siya ba'y pumapayat o masyadong tumataba. Yan ang mga time na ang mga manok pag naglulugon, sumosobra naman sila ng taba dahil sa sobrang sustansya ng pagkain na binibigyan natin. So, regulation din. Hinahawakan mo lang sila, hindi naman lagi-lagi, hindi katulad ng pagkumpleto yung balahibo, mayat-mayang himas. Halos araw-araw nga. Pero yan, once in a while lang. Ito si Freddy, ala din balahibo, sa buntot. Si Hulk, mayroon pang konti. Si Bradley ang alo. Si Bradley konti. Dalawa pa tatlo. Ang naunang naglugon si Batman, kaya medyo okay na siya. Yung buntot niya umu-okay na, oh. Ganda nga ng tubo, ayun. Ayan ah. Ayos ba? Pati yung sa leeg na lang niyang tumutubo pa. Pagtas maglugon niya, mapogi na naman yan.
So, yun ang mga pwede namin maibahagi sa inyo. Magasustansya ang pagkain at minsan-minsan hinihipo para malaman kung sila ba'y masyadong tumataba o hindi sila ganong nagkakasustansya sa katawan. Yun lang. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam! Yan, si Bradley. Si Bradley yan, talagang walang balahibo yan.